que sí. Hello, happy Monday. Another video, another another Monday. Marami kayong matutunan dito. I hope so. Dahil ito ay yung pinakahihintay ninyong comparison or magsusuntukan dito ang dalawang inks. Okay? Kasi yun lang naman yung kaya nating i-review. Okay? So, may two parts ito. Ang first part po natin ay wait lang. Ayan, so bago natin yan ituloy, kindly like this video, pa-subscribe, click the subscribe button at saka yung ating bell button sa gilid so that every Monday you'll get notified sa mga videos, mga bago nating uploads dito sa ating channel about printing at mga kung anek-anek. Okay? And yun, so sa printing tayo ulit ngayon. Habang binababad ko itong, okay, itong mga stickers dito, okay, we have two parts dito sa gagawin natin na pagko-compare, okay? This is the dry ink versus the pigment ink. Napindot ko ba? Ay, napindot ko naman siya. Okay, the first part of it is the print. Okay, ano yung klase ng print? I-explain ko siya since hindi ko naman alam kung magiging malinaw pag pinakita ko sa inyo. Okay, i-explain ko kung ano yung pinagkaiba lang nila. Bale, hinati ko sa dalawa yung paper, tulad nito. Hinati ko sa dalawa, halimbawa ito, pearl sticker. Pearl sticker, di ba? Hinati ko lang sa dalawa. Yung isa, pinrint ko sa ink, na ay, dye na ink. Tapos yun sa ilalim, pinrint ko sa pigment na ink. Okay ba sa inyo? Para makompare nyo. Okay, and the second part of this video, I'll be showing you ang mga water test natin dun sa mga naprintan natin. Ayos ba? At inuna ko nang ilubog itong mga vinyl sticker na laminated para maging masaya kayo. Pero unahan ko na kayo, no? Kahit tumagal ako dyan ng mga 2 to 3 hours, 4, 5, as is po yan. Hindi talaga yung masisira. Okay, yung dye ink lang, medyo yung mga gilid-gilid, medyo mag-aano yan. Pero overall, ang vinyl naman, hindi naman lahat ng products ilulubog natin sa tubig, diba? So, good na rin yun. Ayan, so ibababad ko siya para makita nyo. At habang binababad ko siya, ayan, pipicturean ko na rin siya, okay? Kasi ibitipiyaan ko yun dun sa aking... Ayan, hindi kagandahan mga anish. Okay, bakit hindi siya nalubog? Burke. Ayan. So, kita pa ang paa. Alright? So, dye ink versus pigment ink, let the fight begin! Bale, meron ako ditong 4 types of paper / stickers, okay? At same designs lahat. Okay, para ma-compare natin. Ayos ba? So, una kong sample dito na pinrintan ay ang pearl sticker. Okay, pearl sticker ito ha. Tapos, non-laminated natin siya mamaya ilulubog sana. Okay, pearl sticker. Tingnan muna natin yung print. Ito yung first part. Okay, ito yung sa dye ink. Ilalagay ko na rin dyan sa screens nyo kung ano yung outcome niya. Siya, dye ink. Ay nga pala, reminder ko lang, ano, ang ink na ginamit ko dito, yung sa dye ink natin, ay original dye ink ng Canon. Okay? Which yung black lang ang pigment, but generally, that is dye inks. Pagdating sa pigment natin, ginamit ko yan sa Epson L1110. Ang gamit ko dyan ay Hansol Pigment Inks. Yung version 1 po, ha? Kasi may version 2 na daw. Eh, hindi ko pa naman mapalitan kasi hindi ganun kadali. Okay? Maybe next year. So, ayun. Yun lang. Then, ang setting ng paper ko ay tama. Okay? Tama sa actual paper. Katulad nito, glossy paper. Pinrint ko siya sa any glossy. Okay? Kung meron kayong mga premium glossy, pwede yun kung Epson gamit niya. Basta dapat glossy. Ha, hindi yung ipi-plain paper nyo. Hindi talaga maganda yung ilalabas na. Okay, ito yung sa glossy. So, sa napansin ko sa kanya, ito yung dye. Ito yung pigment ink.
Okay, ang pinagkaiba. Maganda syempre ang pagkaka-yellow dito. Dito parang medyo ma-pale. The red is parang almost the same. Itong Hell in a Cell. Ano pa ba? Parang halos parehas to. Halos parehas. Medyo litaw lang dito yung mga yellow. Okay. Okay. Okay, so for me, okay ang quality. Parehas naman silang hindi nakakahiya. Okay. So parehas naman silang hindi nakakahiya. Maganda yung kanilang quality. Ayos ba? Yung color yellow lang talaga yung umangat din dito. Lahat ng kulay, of course. But, ayun nga. Mas may pagka ano yung yellow. Parang nagyabang yung yellow dito eh. Pagdating sa dye. Okay, kasi nga, as discussed dun sa ating mga nakaraang videos, di ba, pag sinabi natin dye inks, lalo na itong original ng Canon na inks, napakaganda niyan ang labas niyan sa mga papers natin. Okay, lalo pag glossy. The best. Okay na tayo? Okay, tapos na tayo kay Pearl. Pearl. Umiya kasi ano natin yan, water test. Okay, dito naman tayo sa photo stickers. Okay, at sasabihin ko na po sa inyo, ang photo stickers glossy ha, na kasama na rin dito ang outcome ng mga photo papers na glossy. Ha? Kasi actually, same lang talaga sila nung pinipiprintan. Pinagkaiba lang sa photo paper, walang adhesive. Sa photo sticker, may adhesive. Okay, so ito ang sa dye ink. Okay, ito naman ang sa pigment ink. Ang pansin ko dito, ayan. So yung yellow, mas vibrant ang yellow pagdating sa excuse me. Ito sa dye. As usual. Ang black, yung red, okay. Okay. Sa dye na to, lalo na nitong Canon, hindi ko rin mapaliwanag kung bakit. May pagka-brown siya. Kasi siguro haluan ng ibang colors. Pagdating dito sa Hansol, sa pigment ink, sabi nga nila, ito pigment. Sabi nga nila, isa sa kahinaan niyang Hansol ay yung color black niya. Ginawa ko dito premium glossy. Okay, pero pag ginagawa ko itong ultra glossy sa Epson L1110 kasi, pwede mo siyang gawing ultra glossy and then high quality, dun umaayos yung color black. Okay, yun yung adjustment sa akin. Ewan ko lang dun sa kind of printer na meron kayo, pero definitely meron yan. Kailangan nyo lang i-find out. Okay, dahil premium glossy ang ginamit ko dito sa pigment, so yung black niya parang nag-i-spot. Okay. Kung ang mata mo ay katulad ng sa mata ko, medyo may percentage ka na may doubt ka sa gawa. So, ang gagawin ko, yung ultra glossy ko, parang hindi ganito ka, parang namumuumuo yung color black. Okay, but aside from that, color is good. Okay, dito naman kasi sa dye, may pagpindrin sa photo sticker / photo paper, yung black lang yung nakikita kong medyo parang nag-brown ng konti. Okay, yun lang. Pero I don't know dun sa ibang mga dye inks kung ganito rin kagaya nung sa original inks ng Canon. Heh? So, hindi ko alam. Comment down nyo na lang below kung may experience na kayo sa halimbawa sa original ink ng Epson, kung ano bang kulay ng black nila. Heh? Pwede nyo po i-comment down para alam po namin, ano? Tsaka yung sa Brother na original dye inks. Ayun. So, paki-comment down below na lang. Tabi ko muna ta, ha? Okay, ito na yung pangatlo. Ayan, so, gumamit din ako dito ng yellow box sticker. Ito yung tinatawag natin ng ordinary, sa lahat ng ordinary matte stickers. Ay, ito yung mga nabibili ng 189 pesos, 100 sheets. Sa Shopee na lang po, kasi wala akong tinda nito, okay? Ayan, so, yung nasa taas ang dye. Yung nasa baba ang pigment. Nakita nyo naman yung
yung red ng dye ink, talagang red as in bloody red, di ba? Dito ang red ng pigment, parang ano siya, may pagka pale ng konti. Pula naman siya, pero hindi kasing pula talaga ng Hell in a Cell nitong dye ink. Gets niya? Yellow, parang medyo magkaiba sila ng shade ng yellow. Pero parehas naman maganda. Ayun. Ayun siya. So, sa mga clients natin, halimbawa may mga nagpapawa sa atin ng mga clients na ang gusto nila yung mga ganitong ordinary, sasabihin natin sa kanila kung anong i-expect nila sa isang ordinary stickers. Okay? Kasi yung sa glossy, hindi ko na lang siya nasubukan. Yung glossy version nito, mahirap siyang printan, lalo na ng color dark na black. Okay, parang gano'n, nagbubuo-buo. Ayun siya, kahit yung ultra glossy ko, medyo nag-improve lang siya ng konti, pero yun nga, mahirap siyang printan. Okay, so ito yun sa ordinary stickers. Yachi? Okay, ito yung last na pagko-compare natin, which is yung lagi kong ginagamit, ang ating vinyl stickers. So sa vinyl stickers na to, matte ang ginagamit ko, okay? Hindi, nag-stop na ako sa paggamit ng glossy vinyl stickers. Quaff po ang gamit ko. Ay, quaff. Quaff na matte. Kasi ang ganda ng labas ng hagod ng kulay. Siguro kung kaya nyo i-make sure na new stock siya, mas maganda. Pero kung sakaling hindi, ang ginagawa ko lang remedyo dyan, sa dye ink ko piniprintan. Okay, kung laminated stickers lang yun naman. So, ito yung sa dye ink. Diba? Ang bongga. Ang bongga ng kulay. Wala akong masabi. Okay, wala akong masabi. Ito yung sa baba, yung sa pigment ink natin. Okay, sige. Let's compare. Yellow, again, magkaiba sila na mas vibrant yung sa dye. Pero, this is a good yellow also. Magandang lasa rin kasi ang Hansel pigment ink. May pagka-vibrant din naman siya talaga. Compare natin dun sa ibang brands na aking nasubukan. Okay, na hindi ko na papabanggitin. Ayan. But overall, maganda naman po. Talaga lang pag tumodo ng pula. Water test to, ibig sabihin tubig lang. Okay, kung lalagyan niyo to ng alcohol, sige, itry nyo. Pwede. So, alcohol test na tawag to, hindi na water test. Alright. Ayan. Okay, kusot-kusot. Ayos, kusot-kusot. Okay, ang alam natin sa dye ink, palagi siyang nag-i-smudge. Pero yun nga, kahit ibabad natin to ng 1 hour, kahit non-laminated, basta pearl sticker, okay, kahit dye po, hindi siya mag-i-smudge. Okay? Tandaan. Di lalo na kung ilalaminate mo to, hindi talaga mag-i-smudge. And oh! As usual, kahit pamumbling ka, hindi mag-i-smudge siya. Okay. So, review ko lang ulit. Photo sticker. Pag photo sticker glossy ng kapang ginamit sa Canon. Message me kung ano yung mga gusto nyo pang malaman, kung halimbawa napanood nyo na talagang mayroon pang mga vague areas. Ayan. So, let me help you on those matters. Medyo tsaga-tsaga lang tayo sa aking reply. Okay, wala po tayong pa-shoutout ngayon dahil talagang hinulang na sa oras. Hindi ko alam kung mag-iilang minuto ito. But, yan, I hope you like and you learn much again from this video.